Alright mga sir, welcome back again to my YouTube channel. Today's content mga sir, no, gagawa naman tayo ng kesame. So mag-DIY po tayo kung paano po gumawa ng kesame. So this is my first time mga sir na paggawa ng kesame, no. So sa mga aking tutorial nito ay para lang sa mga beginners o sa mga newbie o sa gustong mag-DIY ng kesame po. So sa mga expert dyan, mga sir, kung meron po kayong nakitang mali sa aking pag-DIY ng kesame, paki-comment lang po or paki-suggest lang po sa akin. And don't forget to like and subscribe sa ating Munting channel mga sir. So keep watching mga sir. God bless everyone. Ngayon mga sir, ang ating pangunahing gagamitin, ito po yung una, yung metal faring natin mga sir. Ayan, metal faring. Tapos pangalawa, yung ating W-clip. Yan, importante po yan mga sir. W-clip, ginagamit po yan para mag-clip sa ating metal faring. Ayan po. Tapos yung carrying channel or C-channel na tinatawag mga sir. Ayan, yan ang ating mga materials mga sir. Tapos yung blind rivets natin mga sir. Ayan po, yung blind rivets natin. Size ng ating blind rivets sir is 1/8 by 1/2 mga sir. At tapos yung 1/4 na hard flex. Yan ang mga pangunahing materials natin mga sir. Alright, ngayon naman mga sir, no, ang ating gagamitin. Number 1 is yung level hose. Ayan. Importante kasi yung level hose mga sir. Kasi ili-level natin yung wall para pantay-pantay ang ating kisame. Ayan, i-level natin mamaya ang wall natin sir. Ayan, dyan tayo mag-level mamaya. Ayan mga sir. Tapos yung ating malawang gagamitin ay yung level bar. No? Actually sir, optional yung level bar na yan. Supposedly gagamit tayo dyan sana ng pitik. So since wala tayong pitik, so gagamit tayo ng level bar para pangguhit dun sir. So sa mga mabilisan sana, no, mabilis yung pitik sana mga sir. So kung wala kayong pitik, pwede na kayong gumamit ng level bar na mahaba, mahabang level bar sir. Alright? Tapos mga tools na gamitin sir, hindi ko na mention yung metro, tapos yung ating martilyo, tapos pako na di uno mga sir. Yung mga tools natin o gagamitin mga sir. So una nang gawin natin sir, natapusan natin nilevel, tapos ginuhitan na natin. So bali yung bawat sulok yan sir, nilevel natin yun mga sir. Tapos mga sir, yung ating electric drill and yung drill bit na 1/8. Anyway sir, no, yung height pala ng ating kisame mula sa flooring is, yung standard height is 270 to 300. Pero ngayon sa akin sir is nasa 270 at 280 pala sir yung height ng ating kisame. So basta nakapasok siya sa standard 270 to 300 centimeter. So ngayon ang ating height is 280. Ayan mga sir, nalagay po natin yung ating metal faring. At wali mga sir, no, pwede tayo dyan maglagay ng wall angle mga sir. Pero mas prefer ako dito sir sa ating metal faring, no. Kasi minsan yung wall angle mga sir, no, nayuyupi siya. No, lalo na yung mga ninipis na klase na wall angle, nayuyupi siya. So sa akin lang sir, na mas prefer para sa akin yung metal faring. So nasa inyo naman yan, pwede ring gamitin yung wall angle or metal faring. Ayan po ngayon sir, no. Yung gagawin mo sir para maglapat or magpantay yung ating paglalagyan ng ating metal faring, no, magdatag tayo mamaya. So ganyan gagawin sir, no. Pukaan yung mga sir, tapos pantahin yung mga sir. Ayan, para papatong tayo dyan mamaya ng ating metal faring ay pantay siya. So ang pagitan ng bawat kwan sir ng ating metal faring na yan, ayun, yung mga ganyan sir is 16 inches, no, bali 16-16 mga sir bawat pagitan ng ating metal faring. Halimbawa mga sir, no, kung nahati mo na ang wall, no, simula sa gitna mga sir, magsukat ka ng 16-16.
Yan ang pagitan ng bawat metal faring natin mga sir. Ngayon mga sir, yung ginagawa natin, no? Sumusukat tayo ng height ng ilalatag natin ng metal faring, sir. Para yung paglagay natin ng carrying channel mamaya, sir, ipapatong na lang natin dyan. Ayan, para mas accurate ang ating level sa ating carrying channel, mga sir. Ayan, guhitan natin. And after natin guguhitan yan, sir, mamaya, yung carrying channel natin, sir, dyan po natin ipapatong sa ating level na yan. Ngayon, sir, gagawa tayo ng skwala para dyan tayo mamaya magpako ng ating carrying channel. Ayan. Yung skwala natin, sir, is yung haba niya is 15 cm. Okay na po yun, sir. Bubutasan natin mamaya yan. Tapos dyan tayo magpapako. Alright? So, ayan mga sir, no? Na ilagay na natin yung ating carrying channel. Ipinato natin doon dun sa level natin kanina mga sir. Ayan. Anyway mga sir, bawat pagitan pala ng ating carrying channel mula sa gitna mga sir is 80 cm. Bali tatlo lang po yung carrying channel natin nilagay sir. 80 cm. Recap po tayo mga sir, no? Kung naalala nyo kanina yung pagguhit natin, no? Except sa may guhit sa ilalim or level ng level host, except doon sir, no? Yung ginawa natin yung pag-level ng metal faring, sir. So, yung guhit kanina yon, ayun na po, nakita nyo na, ipinatong natin doon sa level ng metal faring ang ating carrying channel. No? So, mas ma-accurate siya, mga sir. Alright? Ngayon, sir, no? Mag-actual na pagsusukat tayo ng ating ilalatag na metal faring. Ngayon, sir, tips ko lang, no? Sa pagsukat nating actual, no? Dapat mayroon kayong listahan. Ilista nyo muna, sir. No, para hindi na kayo pabalik-balik. So, mas maigi na ilista nyo mga sir. Gaya sa akin sir, ilista ko bago kayo nagputol ng ating metal faring. Ayan, tapos na tayong magputol ng ating metal faring mga sir. Ngayon, ikakabit na natin or ilalatag na natin mga sir. Let's go! Ayan mga sir, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magdugtong ng metal faring. So sayang kasi yung mga ritasong natira, so gagawin natin ay idudugtong natin mga sir. Ayan ang gagawin natin sir, hanap na kayo ng ritasong maiksing metal faring. And then ipapasok nyo muna doon sa isang ritasong metal faring. No? Ibubuka nyo muna ang dulo niya sir para makapasok ang maliit na metal faring. Ganon din ang kabila sir. Ibubuka nyo muna ng plier, tapos ipapasok ang maliksi na metal faring doon para magdugtong sila mga sir. Ayan. Ganyan lang mga sir. Ganyan lang kadali kung paano magdugtong ng metal faring. And after that, kapag nadugtong natin mamaya sir, i-re-rebits natin yan. Alright? So tingnan nyo sir, ganyan po kadali lang. Ayan. Ayan po. Now sir, nakabit natin ang lahat ng ating metal faring or nalatag na natin ang lahat ng metal faring. Ngayon, ang next natin na procedure is yung pagkabit ng W-clip. So, iisa-isahin natin yan mga sir. At tuturo ko sa inyo step by step kung paano ikabit ang W-clip. Ayan po. Ito po yung sir ang ating W-clip. So very important to mga sir no. Itong W-clip ito, ito ang naghahawak sa ating metal faring. So this is very important mga sir. So ngayon sir, ito na kung ituturo ko na sa inyo kung paano ikabit ang W-clip. Ito yung technique ko sir kung paano ako magkabit ng W-clip sa ating carrying channel. Kung napansin niyo sir no, ang ating carrying channel no ay open sa harap. So ngayon, sa open tayo ng carrying channel
magkabit ng W-clip. Bali sir, dalawa po yan ikakabit natin. Right? Ito pala. In a way sir, ito pala yung pagkabit, no? Una, itagilid mo lang yung W-clip, tapos ipapasok mo dun sa middle pairing, and then i-clip mo doon sa carrying channel. Alright? Dito po tayo sa open mo na maglagay. No? Ayan po. Tapos, i-close nyo na or iipit nyo na doon sa carrying channel ang W-clip. Alright? Kung nakita nyo, sir, no? Yung ating metal fairing ay naka-fix na doon sa carrying channel. Dapat ganyan, sir. Dapat naka-fix siya. Alright? So, yan po ang dapat ating tandaan at very important na ma-fix siya doon sa carrying channel yung ating metal fairing. Tapos mga sir, no? Sa kabila naman tayo. Doon naman tayo sa kabila ng carrying channel magkabit. Yun, sabi ko nga, dalawa yung ilalagay natin na W-clip, sir. Para mas matibay, mga sir. Ayan. So, bakit inuna natin sa open, sir? Para mamaya, sir, no, ma-ilock natin doon sa kabila ang W-clip. No, i-rebits natin mamaya doon sa kabila, sir. Ayan, mga sir, no? Mamaya, sir, i-rebits natin dyan yung ating W-clip para mas matibay siya, mga sir. Ganyan po dapat, sir, yung ating lapat ng ating metal fairing sa carrying channel. Ganyan po ang spacing. Dapat walang awang, dapat naka-fix sila mismo, sir. Yan po, tingnan po natin ulit. So, una mo tayo sa open. Tapos, sa kabila mamaya. Ayan. Make sure, sir, na ma-lock nyo ng mabuti, mga sir, ha? Ayan. Ayan po. Hindi na siya gagalaw, mga sir, kasi double yung ginawa natin, sir, no? Kabilaan yung paglagay natin ng W-clip para hindi siya gagalaw-galaw, mga sir. Ayan po, ganyan siya dapat, sir. Walang space yung carrying channel at saka yung metal fairing. So, dapat, sir, make sure na talaga na nagdidikit yung metal fairing natin at saka carrying channel. Importante po yan para magpantay or nasa level ng ating kisame mamaya. Alright, so ngayon, lalagyan natin ng lahat ng W-clip. Let's go! Tips ko lang, mga sir, sa pagbili nyo pala ng W-clip, piliin nyo po yung makapal-kapal. Kasi maraming klase po ng W-clip. So merong manipis, merong makakapal. Pero yung tips ko ay yung makakapal yung bilihin mo, sir. Dahil po, mga sir, ito po yung hook na yan, sir. Ay yan lang po ang hawak sa ating metal fairing. So dapat makapal-kapal yung ating W-clip. Alright? Ayan, nakabit na natin ang lahat ng W-clip natin. Ayan po, ganyan na po ang ating framing ng kisame. Alright? So again, recap mga sir. Ang bawat pagitan ng ating metal fairing is 16 inches, mga sir. Simula kayo sa gitna, ano, i-divide nyo muna yung wall o ano kalapad yung wall, tapos magsukat kayo ng 16-16. Nga pala sir, no, bago tayo mag-lock or mag-lock ng ating W-clip, so i-rebits muna natin yung metal fairing natin doon sa inukaan natin kanina na metal fairing din, no, para hindi na siya gagagalaw, mga sir. Ayan po, i-rebits natin lahat yan. Now sir, natapos na nating i-rivets ang ating metal fairing doon sa inukaan natin kanina. Ayan po siya. Lahat na yan mga sir, na-lock na natin para hindi na siya gagalaw sa mga sir. Ngayon, gagawin natin sir is i-rivets naman natin yung W-clip. Alright, so tingnan po natin kung paano po natin ginawa. Ayan po. Bubutasan natin doon sa harapan. Yung sabi ko kanina, i-lock natin doon sa harapan. Ganyan po, i-lock natin yan. Lahat-lahat sir, i-rebits natin yan. Para hindi siya, para matibay siya mga sir. Alright? Ito mga sir, no, i-clear ko na sa inyo, no, kung bakit 16-16 ang ating metal fairing. Ngayon sir, no, ito gagawin nyo.
Sukatin nyo muna, sir, ang inyong wall, kung ano ang lapad niya. And after that, yung pagsukat nyo, i-divide nyo sa dalawa. Ngayon, magsukat kayo ng 16 mula sa gitna. Example, kung na-divide na, sir, no, ang wall nyo, magsukat kayo ng 16 mula sa gitna. Bakit 16? Dahil mga sir, ang lapad ng ating hard flex is 4 feet. Ngayon, kapag nakalatag tayo ng ating hard flex na buo, meron tayong re-repeat sun sa next natin na ilalatag. Kaya, 16 inches yung ating sukat. Alright? Ngayon sir, natapos na nating i-repeat yung mga W-clip. Ating gagawin ngayon sir ay magabit naman tayo ng ating hanger. Alright? Mag-hanger tayo sir. Mag-hanger tayo dito sa ating trusses ng bubong. Bago tayo mag-hanger mga sir, no? Ito po yung importante. Dapat po tayo mayroong tansi, no? Maglalatag muna tayo ng tansi mga sir. Ang purpose ng tansi sir, para makita natin kung nasa level po ang ating metal faring. Alright? Para mamaya sir, walang lubog-lubog yung ating kisame. So, very important ang ating tansi nito mga sir. No? Ilatag nyo sir, papunta mula sa kabila at sa punta sa kabila mga sir. Ganyan na mga sir, para malaman lang natin na sa level lahat po ang ating metal faring. Alright? Ngayon mga sir, no, ito yung gagamitin natin na hanger. Yung mga retasong keyring channel at saka retasong metal faring. Yan ang gagawin nating hanger dyan mga sir. So, tingnan natin sir kung paano po namin ginawa. Alright. Tips ko lang mga sir, no, bago tayong mag-hanger, unahin muna natin yung gilid tapos yung gilid sa kabila bago mag-gitna mga sir. Bakit? Halimbawa kung nasa level ng ating metal faring or nasa tansi na o level lago na lahat sa tansi, ipifix nyo na sir yung gilid na hanger. Dahil sir, yung gitna na hanger na yan sir, sasabay na yan sa gilid. No? Hindi na tayo mag-adjust-adjust pa. Dahil nga na doon na tayo sa gilid. Tapos yung gitna na yan, sasama lang yan mga sir. Dire-diretso na yung ating paghanger. Nakuha po, dapat gilid-gilid muna mga sir. Bago sa gitna. And after that, dire-diretso na yung paghanger natin. Alright? Ngayon mga sir, i-clarify ko lang ito. Halimbawa kung ganito kakapal ang inyong metal faring, ang gagawin nyo mga sir, para magpantay ang inyong paglatag ng keyring channel, yung nilevel nyo kanina gamit ang level hose, yung ginuhitan nyo, ilagay nyo lang doon yung metal faring na retaso, tapos guguhit kayo doon sir. Ang purpose lang natin dito mga sir, para maipantay natin yung paglatag natin ng ating keyring channel. Lahat po yan. Pantay-pantay po yan. Ayan po. Kasi yung iba sir, no, nilalagyan din nila ng wall angle or metal faring dyan sa gilid magkabilaan. Pero sa atin sir, hindi tayo naglagay na. No, para iwas gasto na rin. Or... Ayan mga sir, no, natapos nating nalagyan ng hanger ng ating buong frame ng ating kisame. Ayan po. Ayan na po yung finished product natin or yung framing ng ating kisame. Ayan po, ang gagawin na natin next is maglatag na tayo ng ating hard flex. Dito tayo sir mag-video kung paano tayo maglatag ng ating
Hardyflex. So, the same procedure lang mga sir. So, tingnan natin mamaya kung paano po namin nilalatag yung Hardyflex. Alright? Ngayon sir, no, natapos natin ilatag ang isang buong Hardyflex. Ito po yung ibig kong sabihin kung bakit 16-16 yung ating sukat mga sir. Para kapag nalatag natin yung isang buo, mayroon tayong space para naman sa isang buong ilalatag nating Hardyflex. Mayroon tayong ipapakuan dyan, or space dyan. Yan mga sir, natapos nating mailatag ang dalawang buong Hardyflex. Ayan po. Kung napapansin nyo mga sir, no, palagi ako sa gitna nag-uumpisa o kung bakit ko inahati sir. Para iwas tayo mga sir sa maraming dugtungan at siroho mga sir. So depende na sa inyo sir kung ano yung inyong diskarte. So sa akin, ganyan yung aking diskarte. So may kanyang-kanya naman tayong diskarte. Para maganda rin tingnan mga sir, no? Buo kagad yung dalawang Hardyflex na nilagay natin. Alright? Ngayon sir, no, mayroon akong tips sa inyo. Yung spacing or gap ng ating Hardyflex ng bawat isa, no? Dapat sir, may gap kayo sir dyan, sir. No, dapat ganyan ang yung gap nyo. Ang purpose ng gap nyan sir, no? Para makapasok yung ating masilya. Alright? So pasensya pala kayo sir, no? Sa ating rebits, ibang rebits sir, hindi lubog, no? So possible sir, mas maganda sir o hindi mahirapan yung mga pintor, nakalubog sana yung mga rebits natin. Ngayon sir, no, kulang na lang dito yung mga siroho natin. Tapos gagawa tayo ng ating dugtungan mga sir, no? Diyan nakita nyo sir, sa bawat yan dapat may dugtungan diyan sir. Ngayon sir, sinasadya ko yan sir na hinuli yung dugtungan sir. Para mayroon akong diskarte mamaya sir, ipakita ko sa inyo kung bakit kong hinuli yung dugtungan. So, ayan po, abangan po natin sir. Ito pala ang rason mga sir kung bakit hinuli ko yung dugtungan, no? Nakikita nyo sir, meron tayo ng dugtungan. Ayan po, para hindi bubukol yung ating Hardyflex mamaya sir. Kasi kapag kapag nilagay natin yung dugtungan sir, no? At tapos inirevise natin, uumbok siya mga sir. So ngayon, yan ang ginawa natin para hindi siya mag-uumbok. Isama na natin doon sa Hardyflex yung pag-re-revits mga sir. Alright? Ayan mga sir, no, kung napansin nyo, no, hindi na siya nag-uumbok. Kasi isinama natin doon sa Hardyflex yung pag-revits natin sa metal faring. Kasi kapag nandyan, kung doon tayo nag-revits sa may metal faring na yan, sigurado po, uumbok yung ating Hardyflex. So ganyan sir ang aking diskarte dyan. Ngayon sir, sa ating pag-fabricate ng ating dugtungan, no, ang gagawin po natin sir, no, isusukat muna natin dito, o isa po lang, i-actual muna natin dito yung ating dugtungan. Halimbawa kung nakasukat na kayo kung anong haba niya, i-actual po natin dyan, tapos guguhitan natin ng lapis, no, bawat metal faring sir. Ayan mga sir, no, yung ginuhit natin, yung pag-aspo natin doon sa itaas kanina. Ayan, ayan, ipuputulin natin yan sir. Or putulin natin na gamit ang grinder para mas maganda yung lapat niya mga sir. Right? Ayan, so pagkabit natin yung ating dugtungan mga sir. Ganyan lang po sir, no. Sa pagkabit natin yung dugtungan, ipapasok lang natin doon sa loob. O iipit lang natin sa Hardyflex natin mga sir. Ngayon mga sir, no, ipasili ko sa inyo ang ating mga ginawa dito sa bahay na ito. Ito sir, sa sala tayo po yung gumawa niya. Ayan po. Ayan po, meron siyang design sir. Meron siyang cove. Tapos dito naman sa ating kusina sir, no, plain lang siya. Ganon din yung
yung tutorial natin doon kanina sa labahan mga sir. Plain lang po. Bale yung sala lang yung mic design. Ayan mga sir, no? Namasilihan na lang yung pintor, sir. So, kulang niya na mga sir is pintura na lang. Ayan. Tayo po gumawa na yan mga sir. Alright? Ayan. So, sa atin dito, update. Kulang na lang dito sa atin mga sir is siruho na lang mga sir. Puting yung button na lang sir at saka tapos na tayo. At saka dito sa ating labahan. Ayan po, no? Iyan natin isusunod kagad pagkatapos natin dito sa kusina. Yung na-frame natin dito sa labahan. Ayan mga sir. Ipasisilip ko muli sa inyo yung update ng ating kisame. Nagpipitura na yung ating pintor ng ating kisame. And dito naman sa ating kusina, apat na lang nasiro ang kulang sir. Alright? So dito naman sa ating labahan mga sir, tingnan po natin. Ayan po. Nakakabit din na kami dito sir na dalawang buong hard effects. So hindi ko na pinakita sir sa inyo sir kung paano pagkabit dito. Kung ano yung pagkabit doon sa kusina, so the same ng procedure lang kung paano natin kinabit doon sir. Dito sir. Alright mga sir, no? Tapos na tayo sa ating pag DIY ng ating kesame. So thank you so much mga sir sa pagsubaybay ng ating video, and I hope nakatulong sa inyo at bigay ako ng tips sa inyo. So mga sir, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you so much mga sir, and keep safe. God bless everyone.